Sabi rito, sasabihin na naman niya, hindi naman sa pagtutuktrin na yung sinabi, pinakita ni Pablo ni Pedro na napagpapaimbabaw, napagkakasama yung mga hintil, pag kami nakakita, hindi siya sumasama sa mga hintil. Pero pagka wala nakita, sumasama siya. Ang sabi sa 14, ngunit nang aking makita na hindi sila nagsisilakan ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas na harapan nila lahat kung ikaw ng Hudyo ay mamuhay gaya ng mga hintil at di gaya ng mga Hudyo. Bakit ko pinipilit ng mga hintil na mamuhay ng gaya ng mga Hudyo? Anong puntuhan natin dito? Kinoreksyon ni Pablo. Ah, na hindi daw siya kumikilos ayon sa katotohanan. Hindi na lamang sa katotohanan. Nagkamali o hindi? Nagkamali. Tapos, kung talagang totoo na si Pedro ay papalag during this time, saan kayo nakakita ngayon sa kasaysayan nila ng papay kinukorek? Pinagagalita. Pagka ginawa nila yun, hindi na sila makikita na lang sila sa katulungan. Ito kinurek. Ibig sabihin, nagkamali na at hindi siya yung kataas-taas ang papa. Dahil, kinurek ka ng isa lang mas mababa sa'yo. Di ba insulto yun? Nakakalita. So hindi ganun. Yung sinasabi nila na ang papa sa Roma ay siyang papa, ano lang yan it is just a later development. 300 years after the Apostle Peter. Meron silang tinatawag na document of Constantine, na kung saan pinatutunayan daw na itong si Constantine ay na-appoint niya as the overall overseer of the church. Yun ay napatunayan kahit ng mga Catholic references na ito ay isang forgery. Kaya yung basis nila na ang Papa ay Roma, nagsimula pa sa panulang puso, wala mo silang mababasa during, in between the 1st century and 4th century, walang dokumento. Yan ang inyong dating sabihin niya. Kaya ibig sabihin, ito pa lang si Pedro, hindi katulad ng iniisip nila na napakataas, napapaganita, nagkakamalit. Ngayon, sabi niya, brother, bumalik ka na, sabi ka doon, sa Katoliko. Tatanungin ko si Pedro, total, ikaw yung kinikilala ang papa nito sa Roma. Ako ba'y babalik sa kanila? Sabi ni Pedro, ito, babasahin ko sa inyo. Ikalawang Pedro, sa 2:21, sabi, sapagkat makalimpas sa kanila ang hindi makakilala ng dalang katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na binigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawitaan tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa pagdudubalog sa kusali ang babaeng baboy na nahugasan. Sabi ni Pedro, bakit kayo bumalik sa kamalian? Para ka ng aso na sinuka mo, kinain mo pa. Yan, kung talaga papa si Pedro, sabi ng papa ni Papa Peter, huwag ka lang bumalik doon sa nakita mong mali. Dahil pag bumalik ka, parang kinain yung suma mo. Kayo ba, kakainin yung suma niyo? Ganyan, syempre, hindi. Kaya ako hindi nababalik yan. Dahil ako nakita ko mga kamalian ng doktrina niya. At yan ay magiging series sa ating usapan. Yung bagay na yan, mga kapatid. Ngayon, ang tanong natin ay ito. Sa Galatia Busten, ito sana itatanong ko, kaya lang, naubusan tayo ng oras. Sa Galatia 2:8, ang tanong ko sana sa kanya ganito, si Pedro Huba ay apostol ng mga Hintil o ng mga Hudyo? Sasagot niya. Pero sa Biblia, ito sinasabi. Sa Galatia chapter 2, sa 2:8, babasahin ko na po ito sa magandang balita Biblia, mga kapatid. Sa Galatia 2:8, ito po sinasabi. Okay, ito sabi ho. Sabi dito, ang Diyos na huminang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya rin humirang sa akin, sa mga tuwing si Pablo, bilang apostol sa mga Hintil. Ang tanong, si Pedro pala ay apostol na mga Hudyo. Ang tanong, ang mga Katoliko ba ay mga Hudyo? Hindi. Karamihan sa mga Katoliko ay mga Hintil. Dapat pala ang inyong papa si Pablo, hindi si Pedro. Di ba? Dahil si Pedro ay apostol ng mga Hudyo, si Pablo ay apostol ng mga Hintil. Sila mga Hintil, karamihan mga Hintil. 99% ng Katolik mga Hintil. Kukunti Hudyo. So dapat pala ang kanilang papa ay si Pablo. Kaya siguro meron po yan. Hindi, no. Ano lang yun? Tatulog lang yun.
Pope John Peter. Wala pa akong nakita ng Pope John Peter. Ewan ko ha? Kasi nakikita ko laging Pope. Pope John 46, Pope John 42. Parang si Pablo eh. Ibig sabihin, talagang pagkaganon eh, si Pablo dapat ang tinatawag na bato. Na siya ang unang papa. Dahil siya ay apostol ng mga hindi. Eh bakit si Pedro? Kaya na nagtataka ko eh. Walang pangalan ng Pedro sa aklat ng mga Roma. Siya ang founder, siya ang preeminent position doon. Tapos ni isa, ni sa pagbati, hindi mo nang binanggit. Oh, 15 seconds. Okay, so 15 seconds. Basta malabo, ganun ba talaga? Pero malinaw yan. Ito yung mga, ano lang ito, summary. Hindi mo natin mabibigas lahat. 5 seconds. Sana sa darating na panahon ay magkaroon tayo ng talagang malawak. Alam mo po. Ngayon kanina, dahil nakasintas ka sa Galatia 2.8 na si Pedro ay pinagsabihan na apostol at ministro para sa mga Hudyo. Pinakahulugan mo na, na hindi na sumahintil. Tama bang pagkarinig ko sa sinabi mo? Ibig sabihin, ang gusto mo at ibig mo sabihin... Ano ang tanong niyo? Kaya nga, makinig ka. Okay. Sinintas mo ang Galatia 2.8 na sinasabi dyan sa Biblia na si Pedro ay apostol sa mga Hudyo. Ayun ang sabi mo talaga. Pero kung pinakahulugan mo, ibig sabihin, ibig mo bang sabihin na hindi nila na rin siya apostol sa mga Hudyo dahil sa mga Hudyo lang? Eh, ang sabi mo bang pinakahulugan mo? Hindi mo pahulugan, binabasa ko ito. Ang sabi mo rito, at saan? Babasahin ko, Dos Ocho. Ang Diyos na humilang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo ay ang siya rin humilang sa amin bilang apostol sa mga Hintin. Sa mga tuwit si Pedro, ang title niya hindi siya tinawag na apostol ng mga Hintin, kundi siya apostol ng mga Hudyo. Ang tanong ko, ito, ang tanong ko, ibig mo bang sabihin na sapagkat hindi sinabi ni Pablo na siya ay apostol rin sa mga Hintin si Pedro, ibig ba sabihin na hindi na siya ganyang pag-apostol hanggang sa mga Hudyo na lang? Eh, kasi kung pinasok niya pati ni Intel, hindi dalawa na sila ni Pablo. Kung mababasa ko, apostol din siya para sa mga Hintil. Mababasa ko sa Biblia, ayon ni Pedro mismo. Eh, ano yun na mali yung pagkahulugan mo? Eh, hindi ako tinutunan mo, yung talata. Hindi, yun na ang tanong ko sa'yo. Pag nababasa ko, nasabi ni Pedro mismo, apostol siya para sa mga Hintil. Siya mismo si Pedro, aaminin mo na mali yung pagkahulugan mo ikaw, na sapagkat siya ay sa pagtutuli, hindi na siya sa Hintil. Yun ang pagkahulugan mo. Aaminin mo. Wala akong aaminin. Dahil binasa ko ang talata, si Pedro, apostol ng mga Hudyo, at si Pablo, apostol ng mga Hintil. Meron pa bang question doon? Malabot pa ba sa iyo? Itong tanong, sunod na tanong. Sige. Next question. Si Kristo ba ang kanyang pagka-apostol kung sinasabi sa Biblia na para sa mga tuli o mga Hudyo? Ibig mo ba sabihin na si Kristo ang kanyang pagka-apostol hindi na para sa mga Hintil? Sino? Si Kristo? Si Kristo! Eh, si Kristo, ibang usapan si Kristo eh. Para sa lahat siya. Ang kanyang ministeryo sa mga Hudyo muna and then sa mga Hintil. Kaya nga, apostol din si Kristo sa mga Hintil. Oo naman, hindi naman pagkakundi yan. Eh bakit hindi naman si Kristo ang papa niyo eh? Next question. Pinagtatanggol mo. Next question. Inaamin mo na ngayon na si Kristo ay apostol din sa mga Hintil. Pero kung mababasa ko sa Biblia na sinabi dito, siya apostol sa mga Hudyo. Ibig sabihin, inaamin mo na ay pagka-apostol sa mga Hudyo, apostol din sa mga Hintil. Hindi natin pinag-usapan ko si Jesus ay apostol o hindi. Ang pinag-usapan natin si Pedro. Napasa natin sa talata si Pedro sa mga Hudyo, si Pablo sa mga Hintil. Huwag mong isisingit si Jesus. Huwag mong matang mo yung unibas. Ang punto ko, ang pag-apostol sa mga Hintil. Ikaw nga umiiwas. Hindi ka pwede dahil tinawag ng apostol sa mga Hudyo. Hindi ako umiiwas. Yun ang punto ko. Ikaw umiiwas dahil wala akong sinabing si Kristo ay apostol o hindi. Eto. Magbasa ko ng sitas, tapos itatanong ko sa iyo, ito ang gagamitin kong batayan. Yes. Si Pedro. 1 Pedro 1. Dos Pedro 1:1. Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsisipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa kapwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang pagsabi nito, mahalagang pananampalataya namin, pagsabi niyan, kasama bang mahintil o hindi? Yan ang tanong ko sa inyo. Eh, siyempre, ang sinasabi ko rito, yung misyon ni Pedro ay para sa mga hintil. Bagamat kapatid din natin si Pedro. Kaya pwede rin sa hintil. O, Pedro din siya sa hintil. Ang title ni Pedro, ang kanyang misyon sa Hudyo. Eh, kaso, tinangkin nyo siyang papa nyo, parang yung sinabi kayo mga Hudyo. Di, ang tanong ko sa inyo, tanong ko ulit, ibig bang sabihin na hindi na siya apostol pwede sa mga hintil na nabasa ko dito? Para kayo sa atin ng mga hintil o hindi? Ang sabi ko nga sa iyo, yung
misyon ni Pedro ay para sa mga Hudyo. Tinututunan mo yung talata, hindi naman ako eh. Hindi lang tinututunan mo ang pagkahulugan mo. Hindi pagkahulugan mo. Pagkahulugan mo na sapagkat kay apostol na sa mga Hudyo, nilagyan mo na hindi na rin apostol sa Hintil. Kaya nagbasa nga ako ng sitas, ang sabi ko, ay para rin sa ating mga Hintil. Ang binasa ko, yan ang tanong ko. Ang binasa ko, si Pedro ay apostol sa mga Hudyo at si Pablo naman sa mga Hintil. Next question. Dito. Kaya ang tanong ko sa'yo, wala na talagay na Hintil. Ang tanong ko sa'yo, ulitin ko, pili pa tayo kasama dyan sa pagsabi dyan. Dos Pedro Romano, Uno Pedro Romano. Oh, pero kasama tayo, hindi. Kasama. Katuwaan lang yan. Hindi ko kami nag-aawin ng Brother Ben, no? Yan eh, kasama. Part sa ating skill. Kasi ang pipate, skill yan eh. Art yan eh. Diba? So kailangan eh medyo mahaba-haba ang inyong presensya at hindi tayo napibigong. Yan. Eh kasama sa training yan, di ba? Okay. Ngayon, dito tayo sa point, patutunayan natin na itong ating kinikilalang propetisa. Si Ellen G. White ay sugo ng Diyos at isang propetisa na sang-ayon sa banal na kasulatan. Actually po, dun sa ating paksa kanina, kala ko kasi may third scan pa, nagkamali ako. Itatanong ko sana sa kanya kung ano yung, sa paksa kasi dyan ay yung papa, patutunay na sugo. Pero ang napansin ko ay napunta tayo kay Pedro. Ha? Kaya hindi na patunayan yung paksa. Kaya dapat ngayon, i-focus natin ang ating sarili sa paksa. Ito po yung naging paksa na rin natin noon sa St. Peter's. Matagal na, more than 10 years ago. Pero siyempre may mga bago tayong kaalaman na dapat nating inaya. Bakit po tayo naniniwala na ang ating kinikilalang propetisa sa Ellen G. White ay kinasihan ng Diyos at sinasabing siya ay ating tinatawag na propetisa? Sapagkat po, ang ating Panginoong Jesucristo mismo ay nagpapahayag ng ganito sa Mateo 24:24 na ganito. Sabi ng Panginoon, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hulura. Dito po nabasa ho natin mga kapatid, ano? Sa mga huling araw, kasama sa mga tanda sa huling araw, ano daw? May dalawang bagay na bulaang lilitaw. Ano yon? Bulaang Kristo at bulaang propeta. So sa mga panahon daw natin, mayroon din ito na bulaang Kristo at bulaang propeta. Ngayon, kung merong tinatawag na bulaang Kristo, ibig sabihin may tunay na Kristo. At totoo namang may tunay na Kristo. Para nga malaman mo may bulaang, kailangan may tunay na Kristo. At meron tayong kinikilalang tunay na Kristo sa mga huling araw. Pero meron din daw nilitaw na mga bulaang Kristo. In the same manner, sabi po rito, at mga bulaang propeta. Meron din daw nilitaw bukod sa bulaang Kristo na mga bulaang propeta. So kung merong bulaang propeta, merong tunay na propeta. Yan. Kasi pagka sinabi nating bulaang propeta at walang nang tunay na propeta, para mo na rin sinabi na kung merong bulaang Kristo, wala nang tunay na Kristo. Eh hanggang ngayon may Kristo pa eh. Di ba? Ngayon, sa ating pong paninindigan bilang mga Seventh-day Adventist, naniniwala po kami na ang aklat po ng Apokalipsis ay nagpapahayag sa atin ng isang katotohanan na isang hula na ito po ay natupad sa pananampalatayang Adventista. At isang kapahayagan na ito ay mababasa po natin sa Apokalipsis 12:17. Ito po ang sinasabi sa atin. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang gumaka sa lalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may mga may patutuo ni Jesus. Ano daw po ang pinag-uusapan dito? Yung daw pong dragon, walang iba kundi si Satanas na Diablo, ay nagalit sa babae. Ang babae pong ito ay hindi ho literal na babae. Hindi ho ito si Birhen Maria. Ito po yung babae na tinatawag po nating iglesia. Yung pure church na asawa ni Kristo.
na ano daw ang dahilan at bakit itong dragon ay nagalit sa babae upang bumaka sa nalabi ng kanyang binhi. So itong babae, itong iglesia, meron tinatawag na nalabi o yung tinatawag natin remnants, remaining seeds na natitira sa mga huling araw na ito. Ano daw ang palatandaan na ito po ang tinatawag nating nalabi na siyang bahagi ng iglesia ng Panginoon ay siyang pagkakakilanlan nitong tunay na nalabing ito. Meron pong dalawang katangian. Ang sabi po ay una, nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patutuong ni Jesus. Ilang minutes? 5 minutes pa. Okay. Meron pong binabanggit ito, nagsisitupad ng utos ng Diyos at patutuong ni Jesus. Ngayon, dito tayo mag-focus sa ating paksa. Yung gawain ni